So, time check is 5 o'clock a.m. Na umalis kami sa bahay and then yan, nasa road kami ng Commonwealth Road and then andito na kami sa may Antipolo at sobrang lamig at naramdam ko talaga ang lamig dahil nanimigas na ang aking mga kamay sa lamig. Ayan, so road trip tayo ng nature trip, diba? Napakaganda ng tanawin, napaka-smooth ng aming rides, no? So kami lang dalawa ng aking hubby ang ano dyan, ang nag-rides. Wala kaming kasama kasi basta gusto lang namin mas-solo muna ang nature ride namin for the first time. So ayan na nga, papunta kami ng Marilake. Ayan. So, talagang binaybay namin yung road trip namin na yan na halos ilang oras din. Mahaba-haba din. Dahil feel namin ang lamig, ang simoy ng hangin. At ang gaganda ng ating mga nakikitang tanawin. At ayan na nga, nag-stopover kami at kami ay gutom na. So, mga ano yan eh, 7 or 8 a.m. Andiyan kami sa may Isaw House, Tanay, Rizal, no? So, ang dami ding riders na aming nakasabay. Ayan. So, breakfast muna. Pampainit muna tayo ng tiyan habang... So, first time din namin i-road trip na mahaba-haba yung aming Sibughaw na isang taon na rin sa amin na hindi kami na dinidisgrasya. So, thank you, Lord. Thank you po, Lord, always sa pag-guide sa amin sa aming palaging paglabas kapag kasama si Bughaw, pag ginagamit namin si Bughaw. So, yan, breakfast, nature view na napakaganda talaga. Love na love ko talaga, promise. Tapos ang lamig-lamig. So, tama-tama yung aming pagpunta dahil hindi ganun kainit. No, yung weather niyan is hindi mainit, hindi ganun kalamig na malamig. Dahil hindi ko kakayanin pag malamig na malamig kasi nanonood sa aking mga buto-buto. So, tama lang, smooth lang, tamang-tama lang talaga, no? So, maganda yung aming first ride. So, susundan pa yan. Ayan. So, breakfast lang namin dyan is, ano nga ba? Syempre, hindi mawawala ang hot coffee and then ang sinigang. So, hindi kami nagmadali dahil pinifil talaga namin yung shala na breakfast namin. No, ayan si Javi, siya yung umorder. Siya lahat. Wala akong ginastos ni piso. Ayan. So, ayan na yung request ko na mag-rides naman kami. Hindi puro hanap buhay, hindi puro trabaho dahil masyado na talaga kaming busy na ayaw na namin lumabas pa. Ayan. So, puti na lang nakabili kami na hard plastic GB box para naman may sandalan kami. So, murong-mura lang namin nabili. So, hindi na importante sa akin kung alloy ba or what, kung maganda ba. So, ayan muna. Mag-emote-emote muna tayo sa aming pa-video dyan. Ayan, pa-walking-walking na kunwari sweet-sweet. Pero, kung mag-away, kulang na lang magkaduguan talaga, char. Ayan. So, nakikita natin ang tanawin ng Tanay Rizal. So, napakaganda ng view. Ayan, no, nakikita nyo naman talaga na walang kainit-init. Hindi masakit sa balat. At napakalamig. No? Ayan. Medyo umaambun-ambun pa nga na nagpadagdag sa lamig talaga. Ayan. Ay! Ayan. So, maraming riders na so, nandiyan na nga kami sa Santa Maria viewing deck. Ayan. So, nag-stopover din kami dyan kasi, ayan, finifeel namin yung ganyang kagandang tanawin. Sabi ko nga, napakalaki pa rin pala ng Pilipinas, no? So, ang dami pa rin hindi na-occupied at nasisirang mga nature. Ayan. Diba? So, diretso na kami dyan sa may Infanta, tama ba? Infanta Quezon. Pero hindi kami papasok ng Infanta Quezon, guys. Doon lang kami sa may arko ng Infanta kasi baka mamalayo-layo na kami at first time ride lang naman namin talagang tinry lang naman namin, no? So, wag muna natin biglain ang ating katawan. So, yan, napakaganda na kasi ang fog niyan. So, very scary pa nga kasi parang
pabagyo na yan, yung papunta na kami dyan, kung itutuloy pa ba namin o hindi. So, kinuloy na lang namin kasi marami naman kaming mga nakakasabay ng mga riders tulad ng mga yan. O, diba? Ayan, mga papuntang ano na yan, Infanta. So, hanggang dyan na kami sa Arco na yan kasi ang dami nagpapapicture sa Little Baguio KM90. Ayan. So, may mga bikers din. Diba nakakabilib yung mga bikers kasi nakaya nila yung ganun. Hindi naman ganun katari, pero napakalayo din nun, ha. Masakit din sa ano yung binte. O, yan, diba? Feel na feel nila yung lamig, yung fog, na ako talaga, feel ko talaga, promise. Tuwa-tuwa ko. Diyan kami nagtagal-tagal na sobra. Kasi iba yung lamig niya. Hindi ganun kalamig na lamig na lamig. Para kamang naka-aircon na ano lang, smooth na weather lang. Ayan. So, ayan, guys. So, pagkatapos na nga namin at bumaba na nga kami, ayan. So, stop over ulit tayo kasi medyo mahaba-haba na yan. Pauwi na tayo niya. So, wala nang, ano, last stop over na yan kasi nga, dire-diretso na tayo uwi. Medyo uminit na kasi niyan kaya medyo masakit na rin sa balat, no? Pero dyan sa part na yan ng Tanay is hindi pa ganun ka-init, no? So, nararamdaman pa rin natin yung lamig. So, kain muna kami ng lansones habang tumitingin-tingin kami sa mga riders. And then, ayan. So, nakauwi naman kami ng ligtas, ng safe, ng walang aberya. So, thank you po, Lord, sa always na pag-guide. Bye! Thank you for watching!